Para malibang tayo, habang naglalakad ako, medyo muna tayo mga kaibigan. Ayun nga, maraming nagtataka. At maraming nagsasabi, Kuya Ram, bakit ba nagda-vlog ka sa kabundukan? Ano mo naman na mahirap? Mahirap umakyat sa mga bundok, maglakad sa mga maputik na daan. Diba? At talagang mahirap. Lalakad ka ng milya-milya para lang makakuha ng mga footage. Magagawin mong content. Eh, pwede ka naman gumawa sa syudad. Pwede ka naman gumawa na hindi ka nagpapagod. So, content din yun. So, gaya nung sinabi ko dati, tali yung mga ganitong lugar. Lalo sa mga probinsya. Hindi naman sa mga probinsya, hindi naman bukonti lang ang vlogger. Parang ganun. So, napaka bihira po na magkaroon ng content na naipapakita yung iba pang tsura ng lugar. Karamihan sa atin, syudad. Karamihan sa atin, city. O kung ano-ano, marami. Pero yung ganitong nasa kagubatan ka, sa kasukalan, ipapakita mo yung ganda ng nature, kung anong itsura meron sa mga, especially sa mga kabataan na hindi nakaranas nga ng ganitong klase ng kapaligiran. Dahil sa ngayon, sa makabagong panahon, ito sa cellphone na lang nila nakikita eh, mga terrain na ganyan, yung mga ganitong ano, di ba? Parang sa 3D animation na lang mayroong ganito eh. Pero yung tunay na buhay, wala makikitang ganyan. At bihira sa mga vlogger talaga yung bakit sa mga bundok. Yan. Yung pagtitingin sa kapaligiran na ayan, katulad niyang bihirang-bihirang mapanood ng ilan. So kaya ako masaya ako na naipapakita ko sa inyo yung tulad niya na bundok. Tapos di ba kanina may mga batong ganyan. So maaaring yung iba ngayon palang nalaman na meron palang batong dagat sa kabundukan. Na which is ang alam natin siyempre pag bundok hindi mga batong mga buong bato. Hindi ganyang mga akala mo eh mga corals. Ayun, medyo hindi ko lang kung tama itong dinadaanan natin. Pero tingin ko tama naman. Itong araw wala akong content dahil nga malakas ang panahon, hangin, may bagyo. Ang bagyong igay eh wala akong nagko-content. So napakalayo po ng lugar na ito, Masbate. Eh, dito na rin lang naman. Samantalay na natin yung pagkakataon. Na kahit papano, meron tayo ng content. Sabi nga, hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa lugar na ito eh. Baka malabo na. O kung makabalik man kami dito sa lugar na to, hindi na dito. Natin na lamang panahon. Meanwhile, itong kasama ko mga kaibigan. Supposedly, siya yung aking videographer. Problema, nagre-reklamo. Nagre-reklamo. Pagod na raw siya. Pagod na. Sabi niya, pwede namang mag-vlog. Pero wag sa bundok. Oh, yun yung sinasabi ko kanina. Na yung sinasabi ko na siyempre, mga kabataan, darating ang araw. Kung naalasan ng maluwang-aluwang buhay sa syudad. Eh, wala na. Hindi na niya babalikan yung mga ganitong lugar. Ang gusto niya, mapanood na lang yung lugar nila. Pero yung papuntahin mo sa mismong lugar nila, kung nasaan yung mga kamag-anak, mga lolo, lola, mga tiyahin, hindi na yan pupunta. Ay, ayoko ang pumunta sa amin. Ang layo. Hirap paglakad. Ayoko na. So, pati ng mga okasyon, kunyari, nag-birthday yung lola o lolo, eh, uso na ngayon yung ano eh. Yung o-order ka na lang, tapos pasisend mo sa kanila. Dahil tinatama at, oh, lo, kabibirtihan kita, magpapadala na lang ako dyan ng pera. O magpapadala lang ako doon sa ganito. Tapos darating doon sa lolo niya, yun na, yung pagkain na. Kalambay, puto, pansit. Oh, pero yung tao na nagpa-birthday, wala, malabo nang pumunta yun.
Yan ang nangyayari ngayon. Kasi, ayaw na nilang umakit sa mga ganitong bundok eh. Kumbaga, sumasawa na ako eh. Nag-aaral ako ng elementary. Nag-aaral ako ng high school, araw-gabi. Baga, hapon. Diba? Pag nalakad na hika ako, pakalayo. Ayaw ko na. Bagay, ganyan eh. Pero ng mentality mo eh. Ba tayo magagawa ro? Maaaring sa panahon ng iyong kabataan, hindi mo paalagahan ang ganitong lugar. Ngunit sa panahon ng iyong katandaan, kapag gusto mo na ng katahimikan ng iyong isipan, hahanapin ito ng iyong kaluluwa, ngunit baka hindi mo na matagpuan.